What's up mga kapamilya? Narito ang mamatitindig Senat kaganapan sa FPJ ang probinsyano. Pumunta na si Madam Lily sa kwarto ni Don Ignacio upang kausapin ito. Gusto kong makita kita at malaman ang kalagayan mo. At para masimula na rin ang naudlot nating transaksyon noon. At hindi alam ni Madam Lily na mayroon daw pala siyang anak. I'm sorry, sabi nito. Pag-usapan na lang natin ang ating negosyo. At siguro naman, kita mo na nakaya ko na ang aking sarili. At pwedeng-pwede na nating pag-usapan ang ating itatayong negosyo. Mabuti naman. Pero kagaya ng sinabi mo, ay may iba pang dahilan. At gusto kong siguraduhin ang ibigay mong suporta sa darating na eleksyon. At ayon kay Aurora, kailan pa daw nag-uusap ang First Lady at ang kanyang papa? Malapit na raw kasi ang eleksyon, ayon kay Lucia. At siyempre daw maraming mga politician ang gustong makapag-usap sa papa niya. At kasama na raw doon si Madam First Lady. At sinabi daw ba ng kanyang papa ang tungkol sa kanila ni Oscar? Paano raw nagkaroon ng ugnayan ang kanyang papa at si Madam Lily? Kung ganun na lang ang galit ni papa kay Oscar. Kahit hindi raw niya ito maintindihan. Baka daw may project. At alam daw ba ni Madam Lily ang namagitan sa kanila ni Oscar? At nagpaalam na itong si Madam Lily. Hindi na raw siya magtatagal. Aalis na ako at nice meeting you, Aurora, sabi nito. Samantala, kinausap nila si Armando. Tumawag na raw ang mga kasama nila na nagmamanman doon sa bahay ni Don Ignacio. Mahigpit daw ang seguridad sa loob at labas ng mansyon. At ayon kay Lolita, namataan ba nila ang matanda? Hindi raw sigurado. Kailangan nila daw umalis agad dahil nagkalat ang matauhan ni Don Ignacio. Puntahan niyo ulit ang mansyon ayon kay Armando at huwag babalik hanggat hindi nakikita si Don Ignacio. At dumating itong si Mara. May problema daw sila. Hindi raw malapitan si Don Ignacio dahil napapaligiran siya ng mga tauhan niya at hawak niya ang buong norte. At sinabi nito kay Samuel na mahigpit daw ang seguridad sa mansyon ni Don Ignacio. Hindi raw makalapit ang mga tauhan nila. At ano daw ang plano niya ngayon? Kailangan daw maglagay ng mga tauhan doon na magbantay ng 24 oras. At ayon kay Samuel, baka wala na raw dito at nagpunta na sa Maynila at nagpapagaling. At ayon kay Mara, hindi. Hindi pwede siyang makalayo. Kailangan pagbayaran niya ang mga kasalanan niya. At lalong-lalo na sa atin. At sinabihan si Lucas ni Armando na magdagdag ng mga tauhan para manmanan ang mansyon. At siguraduhin na nandoon si Don Ignacio. Sa kabilang banda, nagising na itong si General Oligario at lumabas si Grego at sinabi nito kay Cardo at tumayo si Delphine at pinuntahan doon sa kwarto. Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Pinag-alala mo kami. Kamusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa raw ang katawan niya at natanaw niya si Roxanne na wala pa ring malay. At tinanong niya si Major Basco at Cardo at kumusta raw ang mga kasamahan nila. Si Guzman ay ayos na. Si Major Basco ay wala pa ring malay. Patulong na bumangon itong si General Oligario at nilapitan si Roxanne at pilit ginigising ito. Paulit-ulit itong sinasabing gising Roxanne at nagising naman itong si Roxanne. At lumabas sila sa kwarto at nang makita sila ay masayang masaya sila. Mabuti raw at nagising na sila. Hindi pa rin tayo pinababayaan talaga ng Diyos. Ayon kay Diana, kahit huwag daw silang mawala ng pag-asa kahit anong laban at pagsubok ang dumating sa kanila. Samantala, nagising na rin itong si Major Basco at hinahanap si Roxanne. Huwag daw siyang mag-alala at ligtas ito. Pati raw si General Oligario at nasa kabilang kwarto at nagpatulong na bumangon at puntahan sila. Gusto raw niyang makita at ayon kay Cardo, kamusta raw ang pakiramdam nila? Mabigat pa rin pero kaya na namin. At nakita nilang paparating si Major Basco at si Riano at lumapit si Roxanne at niyakap ito. Mabuti raw at gising na siya. At ayon kay Lola Delphine, gaya daw ng sinabi niya, hindi raw sila pababayaan. Ang Diyos daw ang kanilang tagapagligtas. Siya daw ang nagpapagaling sa ating lahat. At nagtanong si Major Basco kay Cardo, ano ang plano mo? At sa kabilang banda, itong si Ellen ay may malaking problema. Ano daw ngayon ang gagawin niya? Kung kailan ayaw niya na kay Mariano, saka dumating ito? Hindi ko na gusto ito. At paano na rin siya makakabalik kay Arturo? Samantala, ayon kay Renato, gusto raw yatang makipagbalikan ni Ellen sa kanya. At sa bagay, hindi raw niya masisisi. Ano daw naman ba ang mapapala niya sa peking presidente? Mas malaki raw ang pakinabang niya sa future vice president. Renato, ayaw ko munang pag-usapan yan, sabi nito. Naintindihan kita, Art, sabi nito. Pero may mas mahalaga tayong pag-uusapan. Tapos na raw silang mag-file ng COC. Kailangan magbitiw na sila sa posisyon. Pero hindi raw nila ito gagawin at walang batas. At kailan daw sila sumunod dito? Ako ang batas,
sa opisinang ito. Samantala, inaantay ni Mariano na dumating si Ellen. Nananadya ba daw siya? Ano daw ba ang gusto niyang palabasin? Babalikan daw ba niya si Arturo? Kitang-kita daw niya, magkausap sila. Ano naman daw kung kausapin niya? Siya nga daw, namamangka daw siya sa dalawang ilog. May Cassandra ka na at ako pa. Hindi na pwede yun. Ayon kay Mariano, hindi mo ako pwedeng iwan dahil akin ka lang. At paano si Cassandra? Akin siya. At akin kayong dalawa. At ayon kay Ellen, sira na ang ulo mo. At magalit si Mariano. Hinatak niya si Ellen at sinampal ito. Ayokong pinipindiho ako. Sabi nito, sige, saktan mo ako. Ayon kay Ellen, kung ayaw mong mawala ang anak natin. Kaya't binitawan ni Mariano si Ellen. Buntis ka, sabi nito. At humingi ito ng pasensya. Hindi niya raw ito sinasadya. Ayaw niya lang daw na may mga umaaligid na lalaki sa kanya, lalo na daw si Arturo. At umalis na si Ellen at iniwanan si Mariano. At ayon kay Mariano, paano kung totoong buntis si Ellen? Hindi raw niya sinasadyang saktan siya. At nagsiselos lang daw ito. At sana mapatawad siya ni Ellen. At sa kabilang banda, pinuntahan ni Madam Lily sa opisina ni Oscar ang dalawang ugok. Ano pa raw ang ginagawa nila dito? At ayon kay Renato, nakarinig daw ang tuko kahit nasa malayo. Hindi ba raw nag-file na sila ng COC? Resign na daw sila. Dapat ay wala na sila dito. Pwede na raw silang umalis. Madam, masyado ka naman nagmamadali. Hindi ako nagmamadali. Arturo, alam mo ang batas. At sa bagay, naasahan ko naman na hindi kayo aalis. Dahil ang kakapal, sabay tapik sa pisngi ni Madam. At unang ginang ang kinakalaban niyo para kayong malinta na ayaw umalis dito sa palasyo. At ayon kay Renato, bago raw siya magre-renahan dito sa palasyo. Ano kaya ang matalining opinion ng presidente? At nasaan kaya ang presidente? At ayon kay Lily, alam niyo naman na peking presidente si Mariano. Isang puppet na kumikilos lang kung may nagpapagalaw. At sa ngayon, ako ang nagpapagalaw sa kanya. At pwedeng-pwede niyang sabihin sa kanya na paalisin sila ngayon. At ayon kay Renato, pag-isipan mo yung mabuti bago mo patalskin kami rito. At gusto ko lang na malaman mo na sisiguraduhin ko na malalaman ng publiko na peke ang presidente na si Mariano at hindi siya ang pinakamamahal nilang si Oscar Hidalgo. Gawin mo at damay-damay na tayo. Sasabihin ko rin na dahil sa peking presidente na absuelto ang kaso mo at pati na ang droga na binibigay mo sa totoong presidente. Gusto mo bang malaman ng taong bayan yon, Renato? At ayon kay Arturo, hindi ka naman malinis, madam. Gusto mo rin malaman na bad woman ka sa publiko bago ka naging first lady? Gusto mo bang kumalit iyon? At huwag mo akong simulan, Arturo. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na puro illegal ang negosyo ng pamilya mo at ang pagiging judge mo, negosyo mo na rin? Oh, ano na raw? Labasan ng baho? Ungkatan ng nakaraan? Kaya mo, Lily? Sige, maglabasan tayo ng baho. Tingnan natin kung sino sa atin ang mananalo. Pare-pareho tayong matatalo kapag ginawa mo yan. Babagsak kayo at walang uupo sa pwesto. Hayaan natin na publiko ang magdesisyon yan. Yun, habang hindi pa nagkakaalaman kung sino talaga ang uupo, ayusin mo ang sarili mo, Lily. Mag-isip kang mabuti at magkasundo tayo ng demonyo sa demonyo. Huwag mo kaming pakialaman at hindi ka rin namin pakikialaman dahil pag pinatalsik mo kami rito, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Hindi ko pa rin nakakalimutan, Renato, ang ipagtabuyan mo ako sa opisinang ito. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Hindi yan mangyayari ang sinasabi mo, madam. At kapag bumagsak ka din, kakalawitin ka namin pababa. At ano ang mangyayari? Di walang makakalabas ng buhay sa atin dito. At wala ni isa sa atin ang makikinabang. Kaya mas maganda siguro na magkipagkasundo ka na sa amin. At ayon kay Renato, kung gusto mong magkasundo tayo, sabihin ng peking presidente sa publiko na manatili kami dito. Dahil kapag hindi niya ginawa ito, alam mo na ang mangyayari. Alam mo na ang mangyayari sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Pumayag kaya at makipagkasundo si Madam Lily. Abangan natin at tutukan mga prinsyano ang matitinding eksena. For more update at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ngipidyang prinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.